state of the nation. Kita sa video na nagpaikot-ikot sa gitna ng kalsada ang kotseng yan sa Maa, Davao City na tila nagdi-drifting. Inireport yan sa mga pulis ng isang babae na nagpakilalang may-ari ng sasakyan. Nabigla na lang daw siya nang nag-viral ang kanyang sasakyan sa social media. Pero paliwanag niya, hindi siya ang nagmamaneho sa video. Pinarentahan niya lang daw ito. Agad hinuli ng mga pulis ang suspect. Kwento niya sa mga pulis, nagpasikat lang siya kaya siya nagdi-drifting. Nag-public apology na ang suspect. Pinakawalan muna siya ng mga pulis habang gumugulong ang preliminary investigation. Pero nakatakda pa rin siyang kasuhan ng paglabag sa Land Transportation and Traffic Code. May bomb threat na naman. Dahil dito, nabulabog ang klase sa ilang paaralan sa Pangasinan at Laguna. Natanggap ang mga bagong banta isang linggo matapos ang serya ng bomb threat sa mga paaralan, ahensya ng pamahalaan at pribadong kumpanya. Sa social media, natanggap kagabi ng isang konsehal ang bomb threat sa Mangaldan National High School. Agad namang nag-inspeksyon ng mga pulis at walang nakitang bomba. Nakatanggap din ng bomb threat ang Pangasinan National High School sa Lingayen, kaya sinuspindi ang klase sa lahat ng antas kanina. Wala ring natagpo ang bomba roon. Sinuspindi rin ang klase sa ilang paaralan sa San Pedro, Laguna dahil sa bomb threat. Negatibo rin sa bomba ang mga paaralan. Patuloy ang imbestigasyon ng PNP para malaman kung sino ang nasa likod ng sunod-sunod na pananakot. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang dagdagan ng 100 piso ang daily minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor. 20 senador ang pumabor sa panukala, walang nag-abstain. 4 na senador naman ang hindi nakadalo sa pagdinig. Bago maisabatas, kailangan munang magpasa ng katapat na panukala ng Kamara. Paglabag sa Consumer Act, ang no video, no refund policy ng ilang online seller ayon sa Department of Trade and Industry. Sabi ng DTI, karapatan ang mamimili na palitan, i-refund o iparepair ang anumang sirang produkto. Hindi raw kailangan ng unboxing video at sapat nang ipresenta ang depektibong produkto. Kung tumanggi ang seller na magbigay ng refund o palitan ang sirang produkto, maaaring mag-email sa consumercare@dti.gov.ph. Pagkatapos ito, magseschedule ang DTI ng mediation sa pagitan ng seller at buyer sa loob ng 7 hanggang 10 araw. Kung walang mapagkasunduan, pag-aaralan ng DTI ang mga ebidensya at pahayag para makapagpa siya kung sino ang mananagot. Limitless ang excitement ni Julianne San Jose sa upcoming Canada show kasama ang Sparkle Stars. Sa mga ARMY naman, excited na rin ba kayo sa docu ni J-Hope? May report si Aubrey Carampel. Patikim pa lang yan ni Julianne San Jose sa Canadian community sa ginanap na Winter Escapade Tour. Dahil this April, may upcoming Sparkle show ang Limitless Stars sa Canada kasama ang ilang Sparkle artists. We're very, very happy, very excited, and looking forward, syempre na magkaroon ulit ng chance na magka-get together kasama ng mga global Pinoys natin doon sa Canada. Kasama nila sa tour si Raver Cruz, ang Sparkle couple na sina Black Rider star Ruru Madrid at Sangretera Bianca Umali. Pati na ang Team Barda, nina Barbie Forteza at David Licauco. Happy Hobie Day! Sa isang carousel post sa IG, idinaan ni BTS superstar J-Hope ang kanyang birthday. Maliban sa big day, inanunsyo ng Big Hit Music ang upcoming documentary na Hope on the Street. Itatampok dito ang love for dancing at kwento ng kanyang pagsisimula sa industriya. Bahagi raw ito ng 12th anniversary ni J-Hope. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagkulay orange ang paligid sa Xinjiang region sa China dahil yan sa makapal na sandstorm. Bilang pag-iingat, ipinagbawal muna ang pagbiyahe sa ilang kalsada sa labas ng mga syudad. Sa lakas ng hangin, nabasag ang bintana ng ilang sasakyan.
Batid daw ni Senate President Mick Zubiri ang alingas-ngas para palitan siya bilang leader ng Senado. Sabi ni Zubiri, noong isang linggo pa niya naririnig ito pero di na niya ito idinetalye. Ipinauubaya na raw niya ang lahat sa kanyang mga kasamahan. There is a concerted effort to discredit the Senate. Nalaman ko pa yan last week. I serve at the pleasure of my colleagues. I am extremely honored to serve at the pleasure of my colleagues. I leave it to the wisdom of my majority. Tingin ni Senator J.V. Ejercito, galing sa labas ng Senado ang planong palitan si Zubiri bilang Senate President dahil na rin sa hindi pagkakasunduan ng Senado at Kamara. Tiniyak naman ang ilang senador na buo ang kanilang suporta kay Zubiri. Pulong oras na water service interruption. Mararanasan ng Maynilad customers sa ilang bahagi ng Quezon City. Ayon sa Maynilad, ipatutupad yan alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga sa iba't ibang araw para sa mga piling barangay. Simula mamayang gabi na yan sa tatlong barangay. May ilang barangay namang mararanasan yan bukas o sa Webes, sa Biyernes o sa Sabado. Para yan sa pressure test na gagawin ng Maynilad para mapanatili ang maayos na kondisyon ng distribution system sa West Zone. Paano kanang bigyan ng tulong pinansyal ang lahat ng mga estudyante? Dininig sa Kamara. Sa panukala ni Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, lahat ng pre-elementary students ay bibigyan ng 1,000 pesos kada academic year. 2,000 pesos naman para sa mga nasa elementary, 3,000 pesos para sa nasa junior high, 4,000 pesos para sa nasa senior high, at 5,000 pesos para sa nasa kolehiyo. Kung maisa sa batas, sabi ng Department of Education, 68 billion pesos na pondo ang kakailanganin nila. 23 billion pesos naman para sa Commission on Higher Education. Pagkuha ng delayed na pasahod ng mga nagsarang kumpanya sa Saudi Arabia noong 2016, sisimplehan na. Sabi ng Migrant Workers Department, hindi na magiging stricto ang bangko sa mga minor discrepancy ng pangalan sa mga ID at sa cheque. Pinaplansya na raw nila sa land bank na payagan ng mga byudo o byuda na ma-encash ang cheque sa mas madaling paraan. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Namataan sa ilang lugar sa bansa ang isang eroplano na paikot-ikot at mababa ang lipad. Ang pake ng eroplanong yan sa report ni Katrina Son. Eroplanong mababa ang lipad. Naging palaisipan yan sa ilan nating kababayan na nakakita sa eroplanong paikot-ikot sa ilang mga lugar sa bansa. Si Kevin Isley Villanueva, nakita sa airplane radar app ang eroplano pasado alauna ng hapon noong February 7. Agad daw siyang nagpunta sa kanyang pwesto sa Parañaque City, kung saan siya karaniwang nagmamasid ng mga eroplano. So nakita ko po siya na papunta po siya sa Naiya po. So pumunta po kaagad daw doon and inis patang po siya, parang din po. Pero hindi po siya talaga totally nagdan sa Naiya. Baga, naglopas lang po siya. Namangha siya sa kanyang nakita. Sa kanyang pagkakaalam, ang eroplanong ito ay karaniwang gumagawa ng pag-aaral sa air quality ng isang lugar. Ang parehong eroplano malapitan namang nakuna ng ilan pang netizen. Makikitang may nakasulat ditong Armstrong Flight Research at Earth Science. Ang eroplanong namataan ng ilan nating mga kababayan ay mula sa National Aeronautics and Space Administration o NASA. Base sa pahayag ng DENR, ang ating bansa ay bahagi ng international collaboration kasama ang NASA. Ito ay para mapag-aralan at masolusyunan ang air quality issues sa rehiyon ng Asia. Dagdag din ni Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, ang NASA ay magsasagawa ng scientific research flights na nakadisenyo para mas mapag-aralan ang atmosphere sa Metro Manila at mga karating nitong rehiyon. Malaki raw ang maitutulong ng pag-aaral at partnership na ito para mas maintindihan ang air pollution sa bansa at kung paano ito haharapin. Makakasama rin daw sa collaboration na ito ang Philippine Space Agency, Manila Observatory, Ateneo de Manila University at ang University of the Philippines. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Gumewang muna bago tuluyang sumemplang ang motorsiklo na yan sa Bangued, Abra na tumbang rider. Pero ang angkas na gawa pang makatayo bago tuluyang sumemplang ang motor. Pareho silang walang suot na helmet. Ayon sa mga otoridad na wala ng kontrol ang rider na umiiwas sa checkpoint ng mga pulis. Nagtamo ng galos ang rider. Nakuhanan ng video ang isang modus na tinatawag na bangga higa modus sa Cagayan de Oro City. Sa kuha ng dashcam, makikita ang bigla na lang bumulagta sa kalsada ang isang lalaki pagkadaan ng puting pickup truck. Ayon sa uploader ng video, hindi naman nasagi ng pickup ang lalaki. Ilang ulit din daw tumawid sa kalsada ang lalaki bago pa man ang insidente. Ayon sa mga otoridad, modus na mga ito ang magpanggap na nabundol ng sasakyan para makakuha ng pera sa mga mabibiktima. Hinahanap pa ng mga pulis ang lalaki sa video at mga posibleng kasabwat nito. At yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.